Guys, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating ginawang pen para sa ating mga heritage chicken na inilagay. Meron po ako ditong Hubbard. Mix po siya ng Rhode Island Red. Tapos, ito po yung ginawa ko po na pen is, ano lang po ito, yung indigenous materials kung saan ako makakamura. So yung mga ginagawa ko, yung napupulot-pulot lang na tinatapo ng iba. So dito ko po nilagay yung aking mga heritage chicken kasi nagsimula po ako dito sa itlog. Bumili po ako ng filter egg tapos in-incubate ko kasi gumagawa ako ng incubator. So ngayon, almost mag-performance na sila, so malalaki na. Antayin natin yung resulta nila kung sila ba ay masisigla. At saka siya pala, maraming aplang salamat sa dalawang subscribers. Kahit dalawa lang at least salamat. Kung bago ka pala nga sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe para suporta po sa ating channel. At least may ma-share ako ng konti sa pag-aalaga ng mga manok. Okay po. Ito na po sila, yung mga heritage chicken po natin. Bali po, yung pinili ko po na breed na binili, mixed breed po siya. Plymouth Rock at saka yung Dominant Black at saka yung mga Hubbard at Rhode Island Red kasi mas gusto ko yung mixed breed. Pero meron ako dong real na in-incubate ngayon. At saka yung pinako pa pala ka paborito talagang alagaan na manok, ito yung native chicken. Yan, ito yung mga chicks ng native chicken ko na na-hatch noong mag-iisang linggo na sila. Ayan, ang sisigla po nila. Mas gusto ko kasi po yung native kaysa heritage kasi yung native po talagang masarap po pag kinarni nyo. Okay po. Yan po sila. Yung 2 weeks old ko, nilipat ko na dun sa isang kulungan kasi ano na eh, malalaki na sila. So ito naman po sa heritage chicken, gusto ko lang po mag-alaga kasi yung purpose ko dito yung itlog. Kasi yung itlog po nila, naging itlog po sila ng marami kaysa native. So yun po yung purpose ko at malaki din yung karne nila. Pero sa experience ko nito guys, yung masarap talaga na karne, native kaysa dito. Although nagsasabi yung iba masarap ito, pero para sa akin, mas masarap talaga yung native. Yan, ito guys, tingnan nyo guys. Oh. Ganda siya. Ito yung babae. Kaya sinasabi ko to na mix siya ng Hubbard kasi yung kulay ng Hubbard is dilaw. Ito, naghalo na siya ng dilaw at saka pula. Kaya na-mix na to. Ito po na breed na kuha ko po dito na po sa amin sa Aklan kay Mr. Joey Alonso. Siya po yung nagbigay sa akin ito. At saka sa kanya din ako kumuha ng Rhode Island Red ngayon na itlog na in-incubate ko pa. I-update ko kayo dun guys kung kailan yun mapipisa. At saka isi-share ko rin sa inyo yung ibang mga native chicken ko dito. Marami akong native chicken dito. Ito, tingnan natin. Ito yung alaga ko guys. Yan yung hulo. Hulo na manok. Tapos yan yung mga native ko na mga babae. Yan. Native po yan. Tapos yan po sa taas na kulungan, kita nyo yung light sussex tsaka yung isang Rhode Island Red tsaka may pabo ko. Ito sa kabila, ito na yung mga native ko. Tapos meron dyan iba na Rhode Island Red din. Ayan po sila. Yan po yan, mix po ng native. Mas gusto ko kasi yung native kasi masarap. Ayan. Saka mix yan ng hulo. Ayan sila. Tapos punta natin yung isa kung saan yung mga 2 weeks old ko na native. Okay guys, ito yung 2 weeks old. Ito na yung guys yung native ko. Ayan. Yan yung first batch ko na native na na-hatch incubator ko. Yan po sila. Madami po yan. Nasa 28 sila na na-hatch. Ganyan po. Yung mga gusto ko makalagaan. Tapos, ito naman po yung mga tubo na hinatch ko din sa incubator ko. Tsaka, meron pa ako dito hulo. Yan. Yan din yan hulo. Yung tawag sa iba basilan. Tapos meron pa ako dong isa yung aking hulo din
Ito is galing Iloilo yung lahi yata. Nito is shamu. Yan yung binibreed ko sa native para mas malaki yung karne at saka bilog. Tsaka meron to ako dito guys na ito yung maliliit na Rhode Island Red at saka native. Nagsimula po ako guys sa pag-alaga po ng manok. Simula po ako ng bata. Mahilig talaga ako po sa manok. Yan. Hanggang sa nadadala ko na hanggang ngayon. Kaya madali lang sa akin mag-alaga ng manok. Pero yung kung gusto mo talaga guys magsimula ng manok, mag-start ka lang muna sa maliit. Tsaka mo palalakihin. Okay, balik tayo dito sa natin. Ngayon guys, sasuggest ko lang guys, kung mag-aalaga ka ng manok, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Gusto mo ba mag-aalaga ka na pang-consumo o mag-aalaga ka ng pambinta? Sa akin kasi guys, yung space ko dito maliit lang. So hindi ako masyado makapagparami ng manok. So yung ginagawa ko na lang sa manok, yung purpose ko dito sa Heritage Chicken, kasi nga, ay, nanunuka. Kasi nga, nandito tayo ngayon sa tinatawag natin na lockdown. So, sa lockdown, experience natin na wala tayong makain. So, yung kagandahan lang sa akin, meron akong manok na inahing na native. Yun yung kinukuha namin, yung itlog, kinakain namin. Hanggang sa nakagawa ko ng incubator, bumili ako nito. Binili ko to ng October, not siya ng November. So, sinama ko yung native hanggang siya nakapagpisa ako. Yung native ko guys na unang na-hatch, nabenta ko na. Dahil nga kailangan din yung iba naman kinakatay namin. So ibig sabihin guys, pag mag-alaga ka ng manok pala, meron ka ng libreng pagkain. Kahit napakainin mo sila, meron kang libreng pagkain. Kasi sa mahal ngayon ng karne ng manok, mas maganda na meron ka talagang alaga. Sigurado mo pa kung ano yung pinapakain mo sa manok mo. Diba? Kaya yung kagandahan dito sa ganito na mga breed na manok heritage, yung itlog nila. So kung mangingitlog na sila kasi mag early 6 months mangingitlog na to. So meron akong itlog dito guys na makukuha. So same time makakaya namin as a table egg. And same time din pwede ko rin to ibenta as filter egg. At pwede ko rin i-incubate na maibenta na sisiw. Di ba po? Pero yung sa native na naman guys, yung native para sa akin, maganda siyang alagaan. Kasi sa native kung marunong ka lang guys, pag naka-pregrass chicken siya, sa 3 months niya pwede mo siyang ibenta. So sa akin is pang konsumo. So alaga ako ng native. Pagdating ng 3 months, katay, ganun. So, libre na yung ulam namin. So, ganun po. So, kung magsisimula ka naman, hindi naman kailangan na malaki yung lupa mo. Malawak yung paligid mo. So, sa akin kasi maliit lang. Yan. Papakita ko sa inyo yung bahay. Medyo disappointed lang yung bahay lang kasi sira-sira. Kasi nga, hindi na namin ito napapaayos kasi nagre-rent kami ng lupa dito. So, later on, nilipat ako kung saan ako makabili ng lupa. So, ngayon hindi pa tayo makabili kasi nga, wala pa tayong budget. So, nandito lang yan sa akin. Ito yung breeding pen ko. Lahat po na makikita niyo po dito is sinasabi ko nga indigenous materials. So, ito ko ayan. Ito yung screen lang yung binili ko at saka nag-welding ako ng frame kasi marunong din ako mag-welding. Pero yung bakal, nakuha lang natin dito sa paligid kasi yung iba tinatapon, so hinihingi natin. So ganun na guys, ma-share ko ngayon sa inyo. Sana may natutunan kayo.